Hello! Magandang gabi sa ating mga ka-OFW. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Sa mga nag-view lagi sa aking mga uploaded videos. Saan mga kayo naroon? Kumusta kayong lahat? Ayan. Andito po tayo ngayon para sa halalang 2022 Pulso. Yan. Pulso ng mga kapwa nating OFW, kung sino ang kanilang napupusuan para iboto, iluklok, para maging presidente natin uli sa darating na 2022 election. Okay po. Ngayon, sa lahat ng aking mga na-interview, nag-umpisa po ako noong Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday po ngayon. Yan, araw-araw ako nag-i-interview. Bali sa lahat ng kumpanya po na puntahan ko ay nakapag-interview na ako ng 35 katao. 35 katao na po ang akin na interview. At sa 35 katao na yon, mapapanood niyo po sa aking mga video kung sino-sino sila na bumoto kay Inday Sara, kay Robredo, kay Isko, kay Lacson, kay Pacquiao, at kay Bongbong Marcos. Yon, mapapanood niyo po yun lahat. Kung nakasubscribe po kayo sa akin, araw-araw niyo papanood. Babibilang niya ko rin kung sino, kung ilan po silang bumoto sa mga nakalistang pagka-presidente. Ngayon po, i-update ko sa inyo sa mga kumpanya na puntahan ko. Sa 35 katao na akin na interview, ito po ang lumabas na tally. Ayan po. Ayan. Ayan po ang bumoto sa 35 katao, okay? So, sa 35 katao na na-interview ko po, ang bumoto kay Inday Sara ay tatlo. Okay? Ang bumoto kay Isko Moreno, dalawa. Ang bumoto para maging presidente si Lenny Robredo, isa. Ang bumoto para kay Lacson, wala po. Ang bumoto para kay Pacquiao, wala rin po. So, meaning, zero sila. Okay? So, ang nangunguna po sa kasalukuyan, sa 35 katao na na-interview ko, ayan po, si Senator Bongbong Marcos. Okay? So, nakakuha po siya ng 29 votes. Ayan. Ayan po, 29 votes po ang nakuha ni Bongbong Marcos sa 35 katao na isa-isa kong na-interview. Ayan, para makita nyo po, ayan. Ayan, so far po, ayan po ang lumabas sa ating interview. Hanggang sa umabot po ng eleksyon, tatapusin po natin ito. Titingnan natin kung anong magiging talagang resulta natin pagdating bago dumating ang eleksyon. Ayan, so kung ilang buwan pang eleksyon, tuloy-tuloy lang po ito. Araw-araw ko pong gagawin na mag-interview para po mapulsohan natin ang mga nasa puso ng mga OFW dito sa Jeddah. Ayan, nasa Jeddah area po ako, mga ka-OFW, Jeddah area. Ayan. Ngayon po ay Tuesday. So, itong resulta po na ito ay limang araw ko lang po na interview yan, actual, sa mga kumpanyang pinupuntahan ko. Ayan, okay po. So, paki-screenshot na lang ninyo at sa susunod, after 1 week, magtatali na naman ho tayo kung ilan at kung sino talaga ang gusto ng mga kapwa nating OFW yung iboto sa pagka-presidente. Ayan, ayan po ha. Screenshot po natin. Ayan. Ayan. Yan po ang kasalukuyang update ko sa inyo sa ginagawa kong araw-araw na pag-interview sa ating mga kapwa OFW dito sa Jeddah. So, ayan lang po muna ang aking mga i-update sa inyo, mga katoto, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Next video ulit, titingnan natin kung ano pang maging result after 1 week. Okay po? At sa mga kaibigan ko na hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe po kayo para araw-araw po ninyo mapapanood ang aktual na interview natin sa mga kapwa natin ng OFW dito sa Jeddah. About sa halalan 2022 sa pagka-presidente. Okay po?
Good night sa ating lahat, mga kasamahan ko, at sana'y okay tayong lahat sa araw-araw nating pamumuhay dito sa Saudi Arabia. Bye-bye po! God bless to all! Bye-bye!